Marketing naman. Customer mo ako, pre! By the way, isang Movie Express driver ayaw papasukin sa Prime Uno dahil tumalibawal pumasok ang mga namamasada sa loob. Ngunit ang katwira ng Movie Express driver ay di naman siya magsasakay sa loob. Sa sandun lang daw niya ang kanyang magina niya sa loob ng Prime Uno dahil namiligaw sa loob. Ano sa tingin niyo? Tama ba ang ginawa ng guardia na di siya papasukin? Panuwiin natin ang tuloy. Kaya mga idol, napanoorin natin itong isang video, no? So itong isang kapaibigan natin dito, hinarangan niya, no, yung isang PUV o yung public utility vehicle, no, na pumasok dito sa Trinoma. Kasi dito sa loob ng mall, mga idol, bawal po dito yung pampasada. So pwede lang dito yung personal service mo, no, or yung vehicle, yung kotse, no. So pwede lang dyan. Pero yung pampasada, bawal po yan. So sana dun sa mga driver po natin, no, maintindihan niyo po yung trabaho namin na ng mga security. Kami po ay nagpapatupad lamang ng kung ano yung instruction sa amin. So, hindi po namin gawa-gawa yan. Kumbaga, galing po yan sa management. Customer mo ako, pre! Customer mo ako! Ay, paano yung magina ko? Paano? Hindi, paano yung magina ko, boss? Ayan, mga idol. So kung hindi ito pangpasada na sasakyan yung dala niya, pwedeng-pwede siya pumasok. Kasi ang sabi ko niya, customer daw siya, tapos yung mag-ina niya nasa loob. O paano yung mag-ina ko? O yan, papapano yung pasero ko? Paano yan? Doon mga idol, no? Malinaw na binanggit niyo dito. O, bababa na yung pasahero ko. Ibig sabihin, hindi talaga yung mag-ina yung sadya niya. May dala siyang pasahero. So, ibig sabihin, namamasada siya, no? Kaya hindi siya pinapasok ng security. Kasi makita naman na yung mga idol, no? Sa plate number natin. So, kung nakakulay dilaw yan, ibig sabihin, pangpasada yung dala mo. So, bababa na daw yung pasahero niya. Ibig sabihin, itong si Kuya Driver, nagsisinungaling. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Malinaw sa pagkat. Malinaw dito, may pasahero siya. So tama dito si 5-9 natin, no? Dalo ng dalawa na may sakay siyang pasahero ng oras na yun at bumaba na ang pasahero. Hindi ayaw pa din umayag ng gwardiya na siya ay Ayun. Ayaw pa rin pumayag kahit nasabihin niya na sunduin lang niya yung mag-ina niya. Kasi malinaw po na nagsisinungaling lang siya, no? Alibay lang po niya na nang yung mag-ina niya sa loob ng Trinoma o ng mall, no? Pasok sa loob ng Trinoma kahit na wala na siyang sakay na pasahero. Customer niyo ako, eh! Saan ako pupunta pa po? Pupunta ako ng landmark, pre! Ayan, so pupunta daw siya ng landmark. So, Kuya Driver, wala na po kaming pakialam sa'yo, no, kung saan ka pupunta. Kasi una-una, yung order sa amin, o yung instruction sa amin, bawal yung PUV sa loob. So, sana doon, no, sa mga driver natin, maintindihan nyo rin po, no, kasi kapag ka pinapasok po namin kayo at nakita kayo ng management, o may nag-report, may nagsumbong, halimbawa, yung iba hindi namin pinapasok, tapos kayo pinapasok namin, at namataan kayo sa loob, nakita kayo na pinapasok na kayo, namin kayo, yung trabaho naman po namin ang malalagay sa alanganin. Maaari po namin katanggal yun. Huwag sana tayo makulit, no? Hindi naman kami nagpapatupad ng gawa-gawa lang namin. So, kaya namin pinapatupad yan. Yan ang instruction sa amin. Bawal po yung pampasada sa loob. Saan mo ako padadaanin? Saan mo ako padadaanin? Pupunta ako ng landmark. Saan mo ako padadaanin? Customer mo ako, eh. Hindi na pinaglalaban ko, pre, customer mo ako. Hindi naman ako bumabiyahe. Customer na siya, hindi siya bumabiyahe. Pero kanina, sabi niya, bumababa na yung pasahero niya, bumaba na. So ngayon, alibay na lang talaga na hindi siya mamamasada. Kasi nga po, may dala siyang pasahero. Porkit ba UV Express to? Bawal kami mamili, pre? Pinipilit ng UV Express driver na customer daw siya at nandun sa loob ang kanyang mag-ina at namili sa landmark. Pero ayaw pa din papasukin ng driver sa loob ng landmark. Malinig din na galit na ang mga sasakyan na nasa likod ng UV Express. Oh, ay bumaba na siya dahil na nainip. Di ba, malinang? Bumaba na siya dahil nainip. Kuya, ang haba na po ng traffic, no? Nag-cause kayo ng traffic yung sa lugar. Ang ingay na, no? Yung mga sasakyan, nakapila na sa likod nyo. Kasi, nakaharang kayo dyan. Kapag dapat, kapag sinita po sana tayo ng mga security,
sumunod na sana tayo nang para wala nang argumento. Ano ba 'to, Mark? Ano ba 'to? Siya pa 'yung nagko-complain, siya pa 'yung nagko-complain talaga, no? Ayun, kuya, report mo na lang para mismo si Landmark, si Ayala, si Trinuma, yung management yung mismo magsabi sa'yo, no? Para mapangaralan ka. Yung mga security po natin, tinutupad lamang yung instruction kung ano yung binibigay sa kanila. So, talagang ipapatupad nila yan kaysa naman matanggal sila nang dahil sa wala silang ginagawa. So, mas okay na po yung matanggal sila na ginagawa nila yung tungkulin nila, no? Kaysa naman pinabayaan ka dyan. Tapos, nawalan sila ng trabaho. So, kung iniisip mo yung mag-ina mo, isipin mo rin, baliktarin nyo yung sitwasyon. Kapag natanggal sila dyan o nawalan sila ng trabaho, paano rin yung mag-ina nila, no? Paano rin yung pamilya ng mga security na naka-assign dyan? Kung ikaw ang tatanungin mali pa ang ginawa ng Gordia Dot, ano nga ba talaga ang dapat? Ay, commenting na yan. So, tama lang po, no, yung ginawa ng 5-9 natin ng security, no? So, tama lang po yan. So, sana sumunod na lang po tayo para wala nang mahabang argumento.